Ayan si Bardagul. Isinali ko dati yan sa NDR 2021. Nawala siya na sa training ng 2 linggo. So nung umuwi siya, ipinahinga ko at inilaro ko uli. O sinama ko sa training. Umabot pa sa Apari. Ipapakilala natin siya ngayong umaga. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ilalabas ko. Tara! Good morning guys, ipapakilala ko sa inyo si Bardagul. Ito yung tinatawag kong Bardagul sa loft ko. Kung bakit Bardagul ang tawag ko rito? Dahil malaki siyang ibon. Siya lang yung nag-iisang malaking ibon dito sa loft ko. Kaisa-isang malaki. At kung bakit naman siya lumaki ng ganito? Dahil solong anak. Kaya lahat ng sustansya na naibibigay ng magulang, siya lang ang nakakuha. Siya lang ang nakakuha ng mga suplemento na naibibigay ng magulang. Solong anak kasi. Ito yung unang ibon na nagbigay sa akin ng ano, ng katuwaan o karangalan dito sa loob ko. Nagano siya, 6th place siya sa fun race at pang-11 naman siya sa derby. Bilang newbie, ang makapagpadulo ay isang malaking katuwaan na. Bilang hobby natin ay malaking karangalan na ang makapagpadulo. So, pang-5 siyang umuwi galing Apari at napakahirap ng race noon dahil smash, may bagyo. Pang-5 siya umuwi. Natalo lang siya sa puntos. Kaya napunta siya sa 11th place. Ipapakita ko sa iyo yung o sa inyo yung tatay niya. Guys, eto naman yung tatay ni Bardagul. Isa siyang Taiwan bird na nahiram ko sa pinsan ko. Yung pinsan ko na yun ay napakabait. Alam nyo ba, 2 years na sa akin ang ibon na to. Hindi ko pa naisasauli. Ayan, old bird siya, 2013 ang ring. Matandang kakna, matandang Taiwan bird. Kung maawakan nyo to, makikita nyo ng personal. Medium size lang siya guys, na ibon. Pero yung katawan niya, bulto, malalaki ang muscle. Malaki ang balikat. Tapos pearl eye. Dito niya namana yung mata. O dito namana ni Bardagul yung mata niya. Pearl eye. Ayan. Kung nakikita nyo, pearl eye siya. Sipit-sipitan, matigas at masikip. Makapal ang likod. Yung nanay ni Bardagul ay naipagpalit ko ng ibon kay ano, kay Oliver Macalino. At ipapakita ko na lang yung
So guys, bakit laging isa lang ang inilalabas nung kak? Siguro dahil sa katandaan na kaya isa lang lagi ang inilalabas. So ito ay pangatlo na sa magkakapatid. Ang unang anak nung Taiwan ay si Bardagul. Pangalawa yung kaninang ipinakita ko. Ngayon ito, laging isa lang ang inilalabas ng tatay ni Bardagul. Siguro dahil matanda na. So isa lang lagi ang ibinibigay. Malakas na ibon din. Bata pa, siguro 2 months pa lang to o magti 3 months. Malabo pa ang mata. Pearl eye din. Eto. So ayun guys, ang istorya ni Bardagul. O ang istorya ng pamilya ni Bardagul. Ang pag-iibon o ang pagkakalapate ay isang hobby na makakatulong sa atin para makaiwas sa stress at anxiety. Ako ay nagsimula na mag-alaga ng kalapate nung pumutok ang pandemya. So para magkaroon na o ng libangan o malibang ako, nag-alaga ako ng kalapate. At ito'y nakakatulong nga na matanggal sa isip natin yung mga negative na kaisipan. Hanggang dito na lang po yung video natin ngayong araw. Keep safe and God bless.